What is up guys? This is your boy OmsimPH. Samahan nyo kami sa aming paglalakbay papuntang... Actually, late na kami nakalabas eh. Dapat mga mas maaga pa para sana pagdating namin dun sa Kaibiyang Tunnel eh maaga-aga pa. Wala pa masyadong init or di pa mataas yung araw. So, fortunately for some reason, 5:30 na kami nakalabas. Pero okay lang, good silang. Chill ride lang din naman to at wala kaming hinahabol na oras. So ito, nandito na tayo sa may papuntang service road. And then, pagdating sa service road, kakanan tayo. Papunta na yun ng... Ewan ko, kalimutan ko na yung daanan. Basta yun. So ito, nagpagas muna tayo sa Shell. 97 octane para pag long ride. Yan talaga ginagas ko kapag long ride eh. Pero kapag mga normal na araw lang, palag-palag na sa Petron XCS. Okay, so yun na nga. So, bali ito na yung sa may service road banda. Punta na tayo doon. Tapos may part na kakanan eh. Ayan. Bandang dulo niyan, may kakananan tayo dyan. Tapos tagos yun ng SM Molino ata. Basta labas ng likod ng airport eh. Parang yung likod ng runway. By the way guys, ang gamit ko palang camera dito is yung SJ Cam M20. So wala pa tayong ginagamit na GoPro. Hindi pa natin nagagamit yung binili natin. Kung mapapanood nyo yung previous upload natin na meron tayong video and meron tayong unboxing ng GoPro Hero 10. Bali itong video na to, late lang siya na edit since na busy tayo lately. So wala tayong naging good time para ma-edit siya. Pero ngayon nga, tinapos ko na siya. So ito na yung mga second to the last siguro or maybe third to the last na content natin na gamit yung SJ Cam as camera sa ating helmet. Sa mga susunod na vlog natin, eh, hopefully mas malinaw na and mas magandang quality na yung ma-deliver namin sa inyo. So yun na nga, patuloy pa rin ang biyahe. So yan, inabutan na tayo ng traffic somewhere. Kung nalang maalala yung lugar na yan, basta merong traffic dun eh. So yun. Tapos ito, medyo maluwag-luwag na after nito eh. Diretso lang. Then yun. Abante lang ng abante. Hanggang sa ito. Ito yung part na to na malapit na to sa ano eh, patutunguhan. Pero kung totoo sin, side trip lang talaga to. Itong Kaibiyang Tunnel na to. Ang bala kasi namin talaga ni Pag-ibig Fund. Kasi sa office nila, yearly may libreng sine for two. So dalawa kami. Eh kaso, ang problema, alas dos pa or something ganun. Mga hapon pa, 2 o'clock maybe. Or 3. Hindi ko alam, hindi ko na maalala kung anong oras eh. Basta hapon pa siya. Ngayon, ang balak namin, since wala naman kaming gagawin ng umaga, sabi ko, mag-ride na lang tayo ng 5:30 or earlier. Actually, ang napag-usapan nga yata namin is 4:30. Tapos naging 5:30. Ang layo, di ba? Pero yun nga, anyways, itong trip na to is side trip lang namin kung tutusin. Ang main lang talaga namin is manood ng sine. Di ba? Kind of weird. Masyadong malayo yung side trip, which is sa SM Mega Mall lang. Tapos pumunta pa kami ng almost Batangas. Ano ba? Cavite ba ang Kaibiyang? Or tagusan na ng Batangas? Alam ko tagusan na ng Batangas yun. Paglampas mo ng tunnel. Mga ilang kilometers pa or... Hindi ko alam kung yun mismo, Batangas na. Pero yun nga. The original plan was kailangan lang pumunta namin ng Kaibiyang Tunnel. Pagpunta namin doon, bibili kami siguro ng mga sweets kasi meron doon mga nagtitinda doon eh. Mga makapuno, ube, langka, etc. Yung mga candies na pasalubong. So yun lang ang plano namin, supposed to be. Tatawid kami ng tunnel tapos siguro mga few kilometers or 1 kilometer, 2 kilometers away, merong view deck ng dagat, etc. ganun. Para makikita mo. Pwede kang mag-picture-picture doon. Pwede kang, alam mo, yung mga picture, video ka, bahala ka kung anong gusto mong gawin doon. Pwede kang tumambay, kumain. Yun, meron doon. Parang public siya na view deck. Then, after nun siguro, ang original plan is, kakain na kami sa SM na. Eh, kaso parang inabutan kami, pabalik pa lang, talagang nagutom na siya. So, yun. Wala kami nagawa, kundi kumain. Getting back sa daan. So yeah, napapansin niyo yung daan medyo maaliwalas na. Patag naman na and wala na masyadong bako. Masarap na bumangking, masarap na mag-drive, kumbaga nakaka-relax na. Ito yung part na nakaka-relax sa pagda-drive, yung
pag nadadaan ka sa mga ganitong klaseng daanan, hindi pong walang istorbo, clear yung daanan. Well, may mga twisties, pero actually, yun yung nakakapagpaano eh, pa-relief sa soul mo. Parang, oh, okay. Okay itong daanan na to. Parang ganun yung feeling eh. Katulad nito, yung mga twisties na yan. O, diba? Napakasimple lang yan, pero pag ikaw yung nagda-drive at tumatama talaga sa'yo yung hangin, talagang iba rin yung feeling eh. Medyo sarap din talaga sa pakiramdam. Parang yung stress mo maghapon sa trabaho, nawawala. Siguro mga 3 months ka nagtrabaho, na puro trabaho lang, weekend, pahinga lang sa bahay. Pag nag-drive ka ng ganyan, kahit sabihin mong short ride lang yan, QC to Batangas or QC to Cabiang Tunnel, talagang nare-relieve din talaga yung pagod mo sa katawan. Kumbaga, at some point, parang nare-refresh ka. Ready ka na ulit harapin yung Lunes. Di ba? Sa ganito kaganda na part, iniisip ko, sabi ko, imposible naman na sa ganda ng mga bangkingan dito eh, wala man lang nakaisip na photographer na kumuha ng pictures tapos i-upload sa Facebook. Di ba? Mga ganong bagay ba? Parang, oo nga no, bakit wala? Yun din yung naisip ko eh, bakit wala? Parang, di ba? Ang ganda-ganda ng area, ang ganda-ganda ng place. Ni isa, wala man lang ako nakita ng photographer na nakikita mo na nag-aabang dyan sa mga gilid-gilid. Minsan, iaano pa nila, kakawayan ka pa sa kakapipicturan. May mga ganun eh, sa Marilaki. Yung iba naman, marinig lang nila yung tunog na may paparating na motor, nakaready na kaagad yung mga lente nila. Di sabi ko, baka siguro hassle sa kanila pumunta or kadalasan talaga nang namimitik sa Marilaki tumatambay. Pero nung ito, nung nakalampas kami dito, may nakita akong dalawang naghihintay. Nagulat ako, napa-thumbs up na lang kami. Sabi ko, ayan, thumbs up tayo. Ayan. Ayan, ito yung kuha niya sa amin, o, di ba? Angas din eh, no? Maganda rin yung kuha eh. Gagay, hindi tayo pinipicturan yung motor niya. Sa part na to, nagtatalo pa kami ng Pag-ibig Fan kung sino ba yung pinipicturan. Kung kami ba o yung mga motor nila. Kasi hindi namin alam eh. Based dun sa nakita ko kasi, nakatutok siya towards us. Kaso nandun yung motor. So iniisip ko, baka hindi kaya yung motor yung pinipicturan niya? O, tayo ba yung pinipicturan niya? Parang ganun yung nasa isip ko eh. Okay. Hindi ko alam eh. Papalapit kami ng papalapit, eh alam talagang lumalamig na rin yung pakiramdam. So, kahit naka-riding jersey kami, iniinda pa rin namin yung lamig talaga. O, diba? Kahit SJ cam lang yung gamit, talaga makikita mo na maganda talaga yung place. And mapapansin mo sa mga bandang taas, mahamog pa. So, yung hamog na yun, medyo malamig pa rin dito sa may lower part niya. Ilang meters lang ang pagitan namin eh. Pero kung tutusin, halos dikit lang. Malamig lang din talaga. Siguro kung mas maaga-aga kami nakarating, eh baka mas malamig pa yung nararamdaman namin dito nung time na yan. Nung nakita ko yung paninda na gasolina na yon, sabi ko, oo nga no, buti na lang talaga nagkarga muna ako bago ako pumunta dito. Okay na okay. Kasi wala yatang gasolinahan na malapit. Eh kung meron man, baka dun pa sa may taas pa banda. Eh actually, medyo malayo pa siya talaga eh. Parang mga 15 kilometers away pa yung pinakamalapit na gasolinahan. So, kailangan mo tiyagain talaga yung debote. Or, kung magiging practical ka or wise ka, bago ka pumasok dun sa area, eh, yung makikita mong gasolinahan, magkakarga ka na. Or, dun pa lang, katulad sa ginawa namin, Pasay pa lang, karga na ako. Kasi, makarating man ako ng Cabiang, makauwi ako. Eh, sigurado ako na may gasolina ako. Diba? So, ito na, nandito na kami sa tunnel na yan, part na yan. Nahirapan pa kami tumawid kasi may mga couple na nagpapapicture. Sana all. Pero hindi. Nagpa-picture kami dyan. Kala nyo, ha? Itong part na to, hindi ko alam kung Batangas na to, eh. Hindi ko alam kung Cavite pa siya. O bahala na, hindi ko alam. Masa dito, naghahanap kami na makakainan. Meron kami nakitang inasal dito, eh. Sa Google Maps. So, pinuntaan ko siya. Pagpunta ko, sarado pa. So, wala. Ganun talaga. So, dumiretso kami. Ito yung sinasabi kong public view deck sa unahan. Siguro mga 1 kilometer or 2 kilometers away lang. Mula doon sa tunnel ng Cabiang. So, 1 or 2 kilometers away, nandito ka na. May public viewing na dyan. Tapos may mga nag-aalok ng transient. Yung pala dagat na yung bandang ilalim niyan. So, yun nga.
may mga alok silang transient, etc. ganyan. So akala nila yata magdadagat kami. Eh, hindi naman kami magdadagat, mag-viewing lang kami. 'Di ba nila nakita sa itsura ko? Mukha akong rider eh. Sa bagay, may mga mukhang rider din naman talaga na magbabakasyon. So hindi natin sila masisi. Well, it's okay. Pero yun nga, maganda yung pictures dito. May mga pictures kami dito eh. Saan ko ba na ilagay yun? Hindi ko maalala. Parang nakurap ata yung memory nung time na yan. Around December to eh. Ayan, after namin magpicture, umalis na rin kami. Bumalik na kami. And then, yun. Bumili na kami ng suite sa kabila. May picture din pala kami dito sa Kebiang. Saan ko ba na ilagay? Kalimutan ko na din. Teka nga, mahanap ko. Ito, meron ako nahanap isa. Kasi yung iba, medyo blur na. And parang stolen na yung labas kasi hindi kami nakatingin or hindi kami ready sa picture. So, hindi ko na i-upload. Bali, yan na lang muna. Alright! Picture na lang tayo. Ayan, so gumilid lang ako saglit. And then, yun, after namin makabili, umalis na rin kami kagad. Ayan, maya-maya konti, nung mga nakalayo pa kami ng konti, nagsabi si Pag-ibig Pan, nagugutom daw siya. Well, actually, nagugutom din ako kasi hindi na rin talaga kami nakapag-almusal dahil umalis kami late na. So, hindi na rin kami nakapag-almusal talaga. Wala na kaming time kasi nahabol nga namin na sana maliwanag or maaga pa bago uminit yung panahon. Nandun na kami sa Kebiang. Eh, kaso 5:30 kami nakaalis. So, mga anong oras na ba to? Parang alas 8 na ata to. Ayun o, pa alas 9 na. Nagugutom na kami. Yung huli namin nakitang kainan, parang doon pa banda sa taas, siguro mga 15 minutes pa bago kami nakarating ulit. Ito nga pala yung bumalik kami sa ano, namimitik. Nagpa-picture kami ulit. Kaso hindi naman niya in-upload yung pangalawang picture namin, kaya hindi na namin nakita. Anyways, okay lang yon. At least, kahit pa paano, na-follow natin si Kuya. Ito nga pala yung picture niya, di ba? Oh, di ba? Angas pa rin, di ba? Okay na okay din yung mga pitikan ni Kuya eh. Panalong-panalo din eh. Ito, balin dito na yung kainan. Yan, may tatlong kainan dyan na magkakatabi. Pero napili namin dito sa last. Kasi nung pagtingin ko, walang kumakain. Sabi ko, ba't hindi natin itry? Total, okay naman, di ba? May Topsy po. May mga Topsy po kayo. Topsy sa akin. Topsy. Hi guys, this is Onsim PH. So nandito tayo ngayon sa way papuntang Kebiang Tunnel. So galing na kami doon, nagpa-picture lang kami. Then, yun, kumain kami kasi hindi na namin kaya kung sa QC pa kami kakain. May napili kaming venue dito. Nakalimutan ko ang pangalan eh. Oh, may video natin. Pero tingnan nyo yung view nila. Battery? Meron pa. Yan. Meron silang libreng iced tea sa amin. Paganda dito. Ang daming puno. It don't matter where we stay tonight. Cause when I'm with you, yeah, I know. Everything will be alright. We'll be right back.
It don't matter where.